guys, sa video ito, si-share ko po sa inyo kung paano magkaroon ng bank account number para sa pag-apply natin sa Google AdSense saka sa ating Facebook page, professional mode, sa pag-set up natin doon na meron tayong ilalagay na account number natin. So, paano ba magkaroon guys at kailangan ba magkaroon? Kasi merong nagtanong sa atin guys, itong si RJ Navales, shout out sa kanya guys ha. Ang tanong niya, paano pag walang PayPal or bank account, paano mo maklaim yung pera? Yun po yung katanungan niya guys, sasagutin natin yan mamaya. At ito si Baby Sarmento, ang tanong niya, paano kuya kapag walang bank account? So ito yung mga katanungan nila guys, paano pag walang bank account at paano maklaim yung pera? So ang masasagot ko po sa kanila guys, kailangan po meron po tayong bank account. Kaya magpagawa po tayo, magpa-open account po tayo sa bangko na mas malapit sa atin at bangko na gusto natin. Kaya kung pupunta po tayo sa bangko guys, magpa-open account po tayo doon, magpagawa. So kinakailangan po alamin nyo po ang kanilang requirements. So pag malaman nyo po yung requirements at tayo ay qualified, so dalhin na po natin yung mga gusto nila na mga requirements. Kung tayo daw ay empleyado, ang kailangan lang daw po nila ay 2 valid ID, tsaka yung proof na kinita mo monthly, tsaka yung minimum wage mo or kinikita mo araw-araw, at ikaw pa ba ay regular dyan sa trabaho na yan. At pangatlo, yung proof of billing guys sa mga bayarin sa bahay gaya ng tubig at kuryente. Titignan nila doon kung ikaw ay laging nagbabayad doon guys, para masecured nila na tayo talaga ay laging makakapaghulog, makapaglaman sa inyong savings dyan sa inyong account dyan guys. Kaya yun po, at malalaman din nila kung anong address doon sa inyong billing nyo guys, kung anong address doon na magtugma doon sa address ng inyong ID, sa valid ID nyo. So ganun po sila. Kung ikaw naman din po ay walang trabaho or isang estudyante ka, pwede naman basta meron kang mga pera na maipapasok mo, pero i-interviewin ka po nila yung mga background mo o paano yung family mo, kung meron bang pumapasok o meron ka ba talagang pera na mailagay sa savings account mo. At kung ikaw naman po ay magba-vlog o vlogger, so ang kinakailangan lang po ang meron po kasing binigay yung video sa akin na kasi doon po ako sa video guys nagtanong. At ito po yung ano nila, kasi ang sagot ko doon, kasi po magba-vlog po kasi ako ma'am, sabi ko. So ano pong requirements po para mag-apply ma'am, para magkaroon po ng bank account or account dito, kasi magpapa-open po ako ma'am. So ayun, ginigay po nila guys, ito, pag tayo'y vlogger o magba-vlog, so letter of instruction email, via email ng YouTube at Facebook na tayo ay monetize, o talaga minimensahe tayo na magkaroon dapat ng account para kikita tayo, para magka-earn na tayo, para ma-transfer natin yung ento peso, yung dollar. So ganun din po, may din dito po guys screenshot of page. So screenshot daw yung name ng page mo guys, at yung hindi lang page, dun sa YouTube account mo, screenshot mo para malaman nila yung name mo, kung ikaw ba talaga ay secured sa pamamagitan ng maraming views at followers, para maging qualified na tayo sa kanila at magawa na tayo ng account. So dito naman yun, pangatlo, proof of billing guys. So yung proof of billing guys, yun po yung inanod nila sa pangatlong requirements. Ang pang-apat, 2 valid ID. So yung proof of billing guys ha, yung tubig na kuryente na tayo patuloy nagbabayad. Yun po. At malaman po nila kung ano yung address na tugma sa ating ID. Yun po yun guys. So dito naman sa nagtatanong sa akin na pwede ba ang ATM ng empleyado na cash card. So nung napagtanungan ko po doon sa video guys, ang sabi nila ay hindi daw po pwede ang cash card. Yan, hindi daw po pwede ang cash card guys. Bakit hindi po pwede ang cash card guys? Dahil yan po ay payroll po iyan ng ating trabaho sa agency or sa company. So hindi po siya pwede, kasi sa mga private po kasi yan guys. So iba po doon sa savings natin na personal
earn o personal nating ilalagay na pera. So yun po, kung kahit meron tayong BDO cash card, ATM, hindi po pwede guys. Kung tayo naman po empleyado, pwede po tayo mag-apply doon sa bangko na yun, magpa-open account, magpagawa guys, para doon po natin isa-save yung pera natin. Kaya alamin po yan ng bangko na mag-interview sa inyo o yung kaharap nyo doon na pupuntahan. So magpagawa po tayo guys, basta kung ano yung bangko na gusto nyo. At bago kayo magpagawa guys, magtanong muna kayo kung ano yung kanilang mga sistema. Kasi meron po kasi silang mga initial guys. Pagpupunta kayo doon, mag-apply doon, ay meron po silang initial payment or maintaining balance. Meron kasi sa BDO, 2,000 guys o 3,000 initial. So magdala po tayo ng ganong halaga guys bago tayo mag-apply. Yun po yun guys. Hindi po pwedeng agad-agad. So ang tanong ko naman, wala naman daw pong bayad yung ATM card. So gano'n naman po daw yung ano lang initial. Pero kung gusto niyo naman po na hindi lang ATM card, gusto niyo naman po ng passbook, so aabutin daw po ng 10-5 mahigit. Yan ang tanong po kasi. Yan po kasi yung sagot nung nagtanong ako guys doon sa BDO. So BDO po ang ma-recommend kong isang bangko na ma-recommend ko po sa inyo, Metro Bank or BPI. Our Security Bank. Kung anong gusto nyo guys, basta alamin nyo muna ang kanilang requirements, tsaka kanilang mga initial, tsaka maintaining balance, tsaka yung sa kanilang sistema guys. Kasi nga, meron po kasi mga benefits yan guys. Meron po kasi mga interest yan guys. Kaya alamin nyo po talaga yan. Kasi hindi po tayo basta-basta mag-apply, baka magsisi tayo na dami palang mga ganito-ganito, laki palang ng bawas, dami palang violation, kumbaga. Ayun. Ganun yun guys. So, sana naintindihan nyo tong video na to guys. At sana nagustuhan nyo. At kung nagustuhan nyo tong video na to guys, please support my YouTube channel, Kuya Chris TV po. Subscribe nyo po guys. At pindutin nyo na rin po ang notification bell button para mas updated po kayo sa aking mga bagong videos na upload. At kung meron po kayong mga suggestion at katanungan guys, comment down below lang po sa baba. At huwag nyo na rin po kalimutan mag-like and share. Guys, maraming salamat sa panonood. Have a nice day and God bless all.